Pero alam niyo po ba dito sa Pilipinas, nasanayan natin ang mga pagpapatugtog ng mga, halimbawa sa kasalan, yung mga kulintang, lalo na ngayon, may mga kasalan, Maher Zain, pinahintulutan yung mga birthday. May mga sekta na pinahihintulutan nila ito. Itong mga gawain na ito. Pero para sa inyong kaalaman, halos nagkasundo ang mga ulama na ang musical instruments ay haram. Ang musical instruments ay haram. Alam ko po, hindi ko naman siguro pwede sabihin lahat kayo o marami kayo. Pero ang ilan dito sa inyo, alam ko po na idol ninyo si Maher Zain. Opo. Lalo na yung bagong kanta niya ngayon na sikat na sikat. Ano bang pamagat mo? Rahmatun. O rahmatan lil alamin. O sikat na sikat, talagang para bang napapa-indak, napapasayaw ang isa sa mga kapatiran natin pag napapatugtog na yun. Pero alam niyo po ba na haram yun? Haram po yung, hindi ko sinasabing yung kanta niya, yung music na ginagamit niya. Yan. Ang problema, bakit hindi tayo nagkakaisa? Kasi gusto natin magkaisa tayo eh. Magkakaisa tayo pag bumalik tayo sa dalil, sa Quran. Sabi nila, sir, grabe naman si Ustad, pag bawal na si Maher Zain, eh, gwapo yan, mas gwapo pa sa kanya. Tapos, magaling kumanta, di ba? Tapos, Islam naman yung kanta niya. Alam niyo po, kahit Islam pa yung kanta, kung may musical instruments, haram pa rin yun. Haram yun. Kasi ang katibayan natin dapat, Quran at Sunnah, wag mong ipaglaban yung ano mo, kasi talagang hindi tayo magkakaisa. Kasi paglalaban mo yan, talagang hindi nyo kami re-respeto, tapos ibabas nyo kami, kasi bakit yung idol nyo, sinasabi namin na yung kanta niya haram. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya lagi nating babalikan ang Quran at Sunnah para magkaisa tayo eh. Yan ang dahilan. Yung iba dito, pag banggit ko palang Maher Zain, galit na agad yan. So ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'aini. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tadillu ba'dahuma. Nagkaroon ako sa inyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na dalawang bagay na pag pinanghawakan ninyo yan, ay hindi na kayo maliligaw kailanman. Pagkatapos nito, ano yun? Kitabullah wa sunnati. Ang Quran at Sunnah. At yun din ang sinabi ng Allah sa Quran. Ang problema, pag sinabi namin, bawal ang birthday, sabi ng mga kapatiran natin, o bakit yung pinagbabawal ang birthday, yung amo ko, nagbo-birthday naman yung Arabo. Diba? Lagi nilang binabanggit yan. Yung amo ko nga dito sa Kuwait nga, nagbo-birthday rin eh. Yung amo ko dito sa Saudi Arabia, nagbo-birthday rin. O yung kapitbahay kong amo, yung amo lang ano, yung kamag-anak ng amo ko, o nagmi-music din naman. O bakit ninyo yung pinagbabawal yan? Ang problema, ang itinuturo mo, Arabo, hindi po dalil. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, na kapag ka mayroong kayong hindi na pagkasunduan na isang bagay, ibalik ninyo sa Quran at Sunnah. So ang tanong ko po, ano ang dalil na ang musical instruments ay pwede? So wala ka na may bigay na katibayan. Kahit na ang kanta na yan ay sasabihin mong may kaugnayan sa Islam, haram pa rin yun. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadis ni Imam al-Bukhari, sabi niya, layakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamara wal-ma'azif. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating sa aking umma na gagawin nilang halal. Ibig sabihin, ang original niya haram. Gagawin nilang halal ang ano yung ihalal nila? Yastahilluna al-hir, ang zina. Mga ngalo niya. Walharir at saka silk. Actually, nabanggit ko na ito nakaraan. Silk, yung madulas po na damit. Yung silk po, haram po sa mga lalaki. Sa babae, pwede po sa inyo yan. Walhamr. At ang pag-inom ng alak, walmaazif. Ang maazif, alatul lahu. Nagkasundo ang mga ulama na ang tinutukoy dito ay alatul lahu. Ang musical instruments. Haram talaga yan. Yan din ang sinabi ng Allah sa suratul Luqman. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ لَهُوَ الْحَدِثِ أَوْ مَنْ يَشْتَرِ لَهُوَ الْحَدِثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Mayroon sa mga tao na binibili nila yung mga musical instruments para mailigaw ang mga tao sa matuwid na landas. So dapat maitigil natin to, magkaisa tayo, na dapat
kung magpapatugtog tayo sa mga kasal, dapat Quran. Quran na lang. Tapos yung kulintang. Alam niyo po yung kulintang, siguro ang kaganda, para maging danon naman, di ba? Uso rin ba dito ang kulintang? Kulintang haram po. Ang kulintang. Kasi alam niyo po, para sa inyong kaalaman, ang pinahintulutan lang po na patugtugin, duf. Ang pinahintulutan lang pong patugtugin sa kasal ay duf. Pero pag hindi kasal, haram din yon. Ano yung duf? Ang duf po, balat ng hayop sa taas niya, sa ilalim niya po butas. Yan lang ang pwedeng patugtugin sa araw ng kasal. At ang magpapatugtog niyan ay babae at hindi lalaki. Dahil ang tawag ng mga fukaha sa lalaki ng magkukulintang ay muhannath bakla daw. Oo. Muhannath bakla daw. Hindi po ako nagsabi noon. Ang tawag nila sa nagpapatugtog ng duf, which is pinahintulutan yun, ay muhannath bakla. Yun yung bakla na hindi niya isinasabuhay yung pagiging bakla niya.